Okay, bago tayo mag-start sa ating video, may mga nais tayong i-shout out kagaya ni Sir Papa Fee, ni Camilo Pangilinan, ni Deher Marcus, ni Sir John Sapanhila, ni Raji Montaño, nagpapa-shout out si Sir Raji. Sir, musta? Si Ernesto Novillero. So yan yung mga subscribers natin na nagpapa-shoutout. So, kamusta kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Okay, thank you. Proceed tayo sa ating video. Welcome sa Mags Works and Hobbies. Ace, 32-inch ang gagawin natin ngayon. Wala itong power. So, yamang nasa quarantine pa rin tayo, dinala ko ito sa bahay. No, dito ko na lang gagawin. So, walang power. Nabuksan na natin yung likod. Ang board niya ito din yung kadalasang ginagamit sa mga ibang mga China na mga TV, no? V56 ang board niya. So may nabibili din dito. So unang step sa mga video na napanood natin, first step na ginagawa before mag-troubleshoot, no, visual check muna. Mamaya, kapasitor lang, no. May nasunog na resistor, fuse, di ba? IC. So, tingnan muna natin. Ayan, kagaya nito, sa case na ito, merong 3 pins, no, na SMD. Transistor yata ito, sunog. Ayan. If we adjust natin yung camera sa malapitan, ayan. May sunog, no. So, meron na tayo ngayong idea kung saan tayo mag-concentrate. Ayan. CAPR. May sunog, eh, no? Kita nyo, CPR. Ang yung code niya. Number. So, tingnan natin mamaya kung ano yon. SOT-23 na package, no? Ng SMD. So, buti dinala ko yung computer ko at saka yung microscope dito sa bahay. So, tinanggal ko na yung sunog na pyesa, no? Di natin alam kung ano pa to. Pero sigurado natin, SOT-23 yung packaging niya, no? SOT-23 kasi nga 3 pins lang. Ayan, no? Sunog, oh. Ayan, sunog. So, linisin muna natin ng alcohol para mas makita natin kung ano yung number niya. So, na-record natin yung video na kuha ng microscope. Yung X pala yung number ng sunog na letra. Ayan o. So, CPRX 15. Hinanap natin sa internet kung ano yun. So, nakita natin CPRX. Katumbas niya 423 mR. Ano kaya yon? So yan yung 2.3 volts voltage detector. Ang problema 25 siya, hindi 23. Well, ano bang pinagkaiba ng SOT-23 sa 25? Yung 25 package SOT-25 ay 5 pins. So, nakita natin sa reference kanina, yung CPRX daw, yung katumbas niya, yung SOT-25 na pyesa, no? Pero yung nakuha nating sira, yung CPRX, SOT-23 lang, eh. Diba? So, maaring may problema tayo doon. So, ito yung mga packaging, no, ng SMD sa ganitong type. Yung 26, ito yung 6 pins. Yung 25, ito yung 5 pins. At saka yung 23, ito yung 3 pins. Para hindi tayo mahirapan mag-research, no, kung ano yung pyesa. Ayan. So, before natin tinanggal yung sunog, ito yung mga voltahe. So, ito yung defective.
ito yung mga boltahe na detect natin or na read natin, no, gamit ang tester. 5.1 volts sa pin na yan, sa right. Sa left pin niya, 1.2 lang. Yung sa taas, 0 volts, which is normal pag naka-off. No? So, wala naman trigger kasi nga walang standby dahil 1.2 volts lang. Ito yung normal operation dapat. 5.1 volts sa in, right pin. Sa left pin, dapat may 5.0 volts. Papunta yan sa standby. Kaya hindi walang standby yung TV kanina nung sinubukan natin i-on kasi nga 1.2 volts lang. Ayan. Tapos zero. Ito yung may sunog. Ano? So dapat ito yung normal operation sa kabila. Ano? 1.2 lang. So patunay na may problema talaga. So ito yung dapat ilabas natin. Ayan. Pag on natin dapat yung sa taas lalabas yung 5.0 volts, no? Pag on, 0 volt. Ayan. So, wala tayong mahanap na reference. So, nagbaka sakali na lang tayo, naganap tayo ng ibang board. So, meron naman ako, mga Chinese din na mga board. At naganap ako ng same na packaging, no? SOT-23. Tsaka same din ang application sa circuit. Para mailabas natin yan. Yung supply na yan. So ito na yung ginawa ko. Naghanap ako ng mga SOT-23 ding na packaging, no? Nakakuha ako 3407. Tapos syempre hindi ko naman basta-basta kukuhanin 'yon, no? Ito 'yon, yung SOT-23 package 3407. So, hindi ko naman basta kinuha yun at ikinabit. Siyempre, kailangan ko din i-analyze yung application doon sa lumang board sa kinahuyan ko. Kung pareha sila ng function, no? So, nakita ko same naman yung 3407. Kaya yun yung ginamit ko. Ayan. So, ito na yung sinusubukan nating gawin. So, hirap kasi nasa bahay ako. Meron lang akong warm white na lampshade. No? Tsaka hindi komportable pag sa bahay lang. Actually, wala akong gamit dito sa bahay sa dati. Nasa shop lahat. Pero ngayon, sa situation ngayon, no choice. So, kailangan ko maghakot, no? Para kahit papaano, makapag-repair tayo kahit dito sa bahay lang. Buti naman, pang dalawang unit ko na to. No? Yung una, LG. Na backlight yung sira. Pero yung LG, napilitan ako sa shop gawin. Ano? Naka-closed lang, sarado lang. Pero ito, yamang ang computer ko nandito. So, kailangan ko ng microscope. Nandito rin yung internet natin. So, napilitan din akong dito gawin sa bahay. So, maaaring naka-encounter or makaka-encounter kayo nito, no? Mga Chinese na mga TV. Ace, Pensonic, mga ganito ang board nila, eh, no? Ano-ano pa mga brand. Nova. Ano pa? Syntax. Dami, no? Dami. Lexing. Xenon. So, madami. Okay, dito tayo sa mas malapitan. So, mapapansin nyo yan yung location, no? Ng sirang pyesa na papalitan natin. Malapit siya sa LVDS cable, no? Papunta yan sa LCD na.
or sa pinaka board ng panel, no, LCD panel. So mas mabilis sana to kung may hot air. So di ko na dinala yung hot air, mabigat na. So tiyagaan na lang natin, 3 pins lang naman to. Yan yung sunog, papalitan ng bago na. Pull out din, ano. Subukan natin. Pagkatapos mahinang yung pyesa na ipinalit natin, no, sa sunog. So plug and voltage check, dapat 0 volt kasi walang trigger, okay, normal. Sa right 5.1, okay. Yun, sa standby may 5.0 na. Kanina kagaya ng pinakita ko 1.2 lang yung dati. So may standby na siya. Subukan natin i-on ang power kung may trigger. Stable, walang fluctuation. Dapat iilaw na tong ACE na pangalan. Ayun, meron na. So kanina wala yan. Backlight, tingnan natin. Ayun, umilaw na. Ibig sabihin may trigger na. So tingnan natin yung screen. If may blue, mag-blue screen na siya dapat. Tapos may no signal, no. Ayun, meron na. Ayun, no signal, may reflection, no. Ayos, okay na. Yan yung board na kinahuya natin. China board. Ayan, okay na. Umandar na. So, pandarin na natin to ng ilang oras. So maraming salamat sa panonood. Please subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko. Hanggang sa muli, paalam!